Sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Commodore Jay Tariela, spokesperson ng National Task Force for the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard. Magandang gabi po, Commodore Tariela. Si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi sa iyo, Dominic, at sa mga taga-subaybay mo. Sir, ano po ang reaksyon ninyo dito sa panibagong insidente na naman ng harassment sa ating mga tropa dyan sa Escuela Shoal? Well, una sa lahat, no, ang National Task Force West Philippine Sea, ang ating chairman, National Security Advisor Eduardo Anyo, ay nagbigay ng kanyang statement, no, condemning itong ginawang pambangga at pag-water cannon directly ng B-5 vessel, no, na gumagawa lamang ng isang simpleng humanitarian mission kung saan ang objective niya ay mamigay ng fuel, pagkain at essential supplies sa ating mga isang Pilipino. Despite of such good intention, ang China Coast Guard ay nagpadala ng napakaraming China Coast Guard vessels at nag-carry out ng dangerous maneuver. And of course, as it was reported kanina, nag-water cannon pa ito na ikinasira ng some of the equipment na gamit ng barko, in particular yung communication capability niya. It is worth mentioning, no, na ang presensya ng China Coast Guard vessels dito sa Escuela Shoal ay illegal at wala silang basihan. Alam naman natin na napakalapit nito sa Rizal, Palawan. Ito lamang ay may distance na 110 nautical miles at wala silang backing ng United Nations Convention of the Law of the Sea. And obviously, this falls within our own exclusive economic zone. Sir, kumusta na po yung lagay ng mga sakay ng ating barko, sir? Alam mo, Dominic, ang nakakatawa dito sa China Chinese government, no? Nagpalabas sila ng statement nila kanina na meron daw nahulog tayong mga kasamahan sa barko ng BFAR at sila naman daw, in recognition of the humanitarian consideration, they did rescue ang ating tropa sa barko. Isang malaking kasinungalingan niya, no? At tingin ko, na-realize din siguro ng Chinese government na such a lie will be very difficult to support, no? Dahil kung may nahulog sa amin at may sa BFAR at may na-rescue sila, ibig sabihin kailangan nila ihatid uli sa barko ng Pilipinas 'yan, no? Pero alam natin na kasinungalingan 'yan dahil ang crew natin on board are all safe, walang nangyaring masama sa kanila at walang nahulog sa kanila kahit isa. So obviously, no, China doesn't really hesitate to fabricate stories, no, for them to be able to project a positive image for their own government. Yan ang dahilan kung bakit ang Chinese government, it's very easy for them, no, to issue a statement every time na may mga ganitong insidente. Because they don't care for factual narrative. Kung anumang kasinunghalingan na may ilalabas nila, they don't care, basta lang may advance ang interest nila. Commodore, ano po yung magiging legal actions natin matapos po itong insidente nito? Well, as part of the National Task Force West Philippine Sea, we are anticipating that the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will be forwarding an official report to the National Task Force. And of course, as you know, there are different government agencies within the task force, no? For the diplomatic action, of course, the Department of Foreign Affairs is in authority whether a diplomatic protest will be submitted or recommended to the president. And for the legal action, of course, the Department of Justice also has the authority to decide and recommend that to the president. Po yung reaction ninyo doon po sa mga puna na tuloy-tuloy po itong harassment ng China Coast Guard sa ating mga tropa, pero wala naman pong nangyayari daw tila dito sa mga ating diplomatic protest against China, Commodore? Well, this was already responded by so many times, no, ng Department of Foreign Affairs, no? Napakahalaga ng diplomatic protest because it just shows the international community na we are against dito sa mga violation na ginagawa ng China. And not doing so would mean na hindi natin ito kinukondena. Kaya mahalaga na dapat sa mga insidente na nagbabiolate ng international law and violate our actions that violate our sovereignty and sovereign rights,
it is important for us to file diplomatic protest. Commodore, sa kabila po ng tuloy-tuloy na harassment, ang pagbubuli ng tropa ng China Coast Guard ay tuloy-tuloy pa rin ang ating humanitarian mission dyan sa West Philippine Sea. Commodore. Well, walang dahilan para huminto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Philippine Coast Guard na maghatid ng supply sa ating mga kababayang mangis ng Pilipino na malayang naglalayag sa ating karagatan dahil, again, this part of waters falls within the exclusive economic zone ng ating bansa. We have sovereign rights over this. Ibig sabihin, we can exploit all the resources na nandito. Ito ang dahilan kung bakit sinusuportahan ng National Task Force West Philippine Sea at of course, sa pag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos no, sa kanyang zona. It's important for us not to yield and to maintain our position in fighting for our sovereign rights and sovereignty in the West Philippine Sea. Karagdagang mensahe at anunso na lang po, Commodore, nasa inyo po ang pagkakataon. Well, ang ating pong mensahe sa ating pong mga kababayang Pilipino, no? Ang paulit-ulit po nating sinasabi, ang Philippine Coast Guard, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang Armed Forces of Philippines, we're not going to be deterred with this bullying, illegal and unlawful activities of the People's Republic of China. At pinakamahalagang part po dyan, despite of such escalatory action ng Chinese government, ang atin pong sandatahang lakas, Coast Guard at BFAR ay mananatili pa rin pong mapayapa para pagrespondihan ng mga ganitong aggressive action. And as what the President has mentioned, no, there we still prioritize diplomatic and peaceful negotiation with this unlawful activities of the People's Republic of China. All right, maraming salamat po, Commodore J. Tariela, spokesperson ng National Task Force for the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard. Magandang gabi po, sir. Thank you, Dominic.